Uso ngayon ang LDR or long distance relationship. Dahil sa isang dahilan ay itong sitwasyon natin ngayon na pandemic. Maraming hindi nakauwi sa kanilang probinsya. I hope na makatulong itong video na to. Dahil pag-usapan natin ngayon ang 10 na bagay na ginagawa ng ka-LDR mo kung mahal ka. Ang tanong, kung mahal ka talaga. Pwedeng magbigay sa'yo ng precaution itong video na to at evaluate mo yung partner mo kung mahal ka pa talaga. And at least, makagawa ka pa ng move bago mahuli ang lahat. Pero bago natin pagpatuloy, don't forget po na pakiclick po yung subscribe button at pati po yung notification bell, yung all po sana para lagi ka pong updated sa mga susunod ka pang mga video tulad nito dahil may papangako ko na marami kayong matututunan sa channel na ito. Let's go mga ka-MS! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, just call me Kuya Ems. At sa mga gustong shoutout, pwede pong mag-shout na mag-comment down below, lalo na mga small YouTuber na kagaya natin. Pwede po kayong mag-promote ng channel nyo dito. Just comment down below, hashtag pogi lang or faithful lang guwapo. And kapag babae ka, faithful lang maganda. Dahil malaki yung chance na i-visit kayo ng mga nanonood sa video natin. At least makatulong ako kahit sa maliit na bagay. Ayan lang po, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, ikaw yung una at huli niyang kausap. Yung bang tipong paggising niya pa lang sa umaga, ikaw na yung tatawagan niya. Good morning honey, good morning sweetheart, good morning my love, so sweet. Kung ano man yung tawagan niyo. At saka sa pagtulog niyo sa gabi, ikaw yung huli niyang kausap. Yung mag-good night siya. Yung bang tipong see you in my dreams. O mga maliliit lang mga bagay na nagpapakilig sa'yo. Or yung mga linyahan niyo. Pero payo ko lang na hindi naman kailangan na minuminuto ay siya yung kausap mo or kachat mo. Dahil sa totoo lang nakakaumay yan. Sa unang linggo, buwan or ilang buwan ay okay lang. Pero darating sa punto na mauumay kayo or magsasawa kayo. Kaya payo ko lang medyo limitahan nyo. Hindi kailangan na oras-oras or minuminuto ay siya yung kausap mo. Number 9, naglalaan siya ng oras sa'yo kahit gaano pa yung kabisi o kahit anuman yung kanyang ginagawa, meron at meron pa din siyang oras para sa'yo kung mahal ka talaga ng ka-LDR mo. Number 8, lagi niya pa din pinaparamdam na mahal ka sa pamamagitan ng kanyang panlalambing. Kahit mga maliliit lang na banat, mga linya, yung pampakilig ba or sinasabihan ka ng I love you. Pero itong I love you optional to eh. Depende to sa magkasintahan kung saan sila masanay. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag hindi siya nag-I love you or hindi siya laging nag-I love you sa'yo ay hindi ka mahal. Meron yung iba na mas prefer nila yung pinaparamdam nila or mas maganda yung action. Kasi pag lagi kayo nag-I love you sa isa't isa ay nakakaumay. Yung nawawala yung bisa ng salitang I love you. Okay lang siguro sa unang buwan, unang linggo, unang araw. Okay lang. Sariwa pa din. Pero sabi ko darating yung oras na magsasawa kayo. Number 7, mas prefer niya ang video call kaysa text. Oo mga ka-EMS, kasi kung mahal ka ng isang tao o ng ka-LDR mo, lagi ka niyang namimiss. Oras-oras namimiss ka niyan. At gustong-gusto niya na nakikita ka. Hindi siya nakokontento sa text lang. Or maaari hindi siya nakokontento sa tawag lang. Gusto niya yung lagi kang nakikita o nasisilayan kapag mahal ka ng ka-LDR mo. Number 6, nagpapaalam yan. Nagpapaalam yan kapag meron silang lakad ng kanyang mga katropa or mamasyal sila or kahit maggrocery lang. Magpapaalam at magpapaalam lang kahit nga lang magpagupit, magpapaalam yan kaibigan. Kung mahal ka kasi concern siya sa iyo, gusto niya na lagi kang updated ba din sa kanya at ayaw niya na lagi kang nag-aalala ka sa kanya. Kaya nagpapaalam yan kung mahal ka ng ka-LDR mo. Number 5, gusto niya ikaw lang ang kanyang kakwentuhan o kausap dahil masaya siya sa'yo, mahal ka niya, ibig sabihin masaya siya sa'yo, gusto niya ikaw lang ang kanyang kausap, sa'yo niya lang sinasabing kanyang problema or gustong gusto niya na napapatawa ka palagi. Number 4, pinapakilala ka sa kanyang mga kaibigan o kapamilya kahit magka-LDR pa kayo. Mag-video call tapos ipapakilala ka. Andun ka sa screen. Ito pala yung tropa ko. Ito pala yung GF ko. Si Baby. Ganon. Kahit magkalayo kayo sa isa't isa, ay proud na proud pa din siya sa'yo. At pinapakilala ka sa kanyang mga kaibigan.
nagpapadala yan ng kanyang mga regalo. Or kung ano-ano man, yung mga bagay na gustong-gusto mo, of course, alam niya dahil, syempre, nung magkasama pa kayo, ay alam na niya yung mga bagay na gusto mo. Nagpapadala yan. Pero mga kaibigan na mga babae dyan, ay dapat nyo din i-consider yung kanyang sitwasyon. Dahil malay mo, nawalan pa siya ng trabaho or wala pa siyang ipon, kaya hindi naman ibig sabihin kapag hindi siya nagpadala, ay hindi ka na mahal. You should consider din yung sitwasyon. Number 2, inaaway ka o binablock ka. Payo ko lang sa mga lalaki dyan, kapag lagi kang binablock or inaaway ng jowa mo or ng girlfriend mo, pakasalan mo na yan. Yung tupakin na yan. Dahil alam mo kapag mga babae nasaktan or sinaktan mo, minsan ayaw ka nang munang kausapin o makita dahil very emotional ang mga yan, emotionally weak ang mga yan. Kaya kapag binablock ka, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal. Kahit blinak ka na ganun, mas maganda lagi mo pa din siyang ina-update or gawa ka ng ibang paraan para makausap mo siya. Maaring miram ka ng ibang number or ibang cellphone para matawagan mo lang siya, or bili ka ng ibang mga SIM card or gawa ka ng ibang account, makausap mo lang siya. Dahil kahit na naka-block ka, ay interesado pa din yan sa'yo. Hindi naman yan nawala yung kanyang interest sa'yo. Kaya mahalaga pa din na ina-update mo siya kahit hindi siya nagre-reply. On that way, mararamdaman niya na mahalaga siya sa'yo at mahal mo siya. Napakahalaga ito, kaibigan. And number 1, kayo na ang nakakalam. So yan lang po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, sa video na ito. I hope na meron po kayong natutunan. And don't forget po na pakifollow ang ating Facebook page, Tambayan ni Mael, at ang kanyang link ay nandito po sa ating description box. Maraming salamat po sa patuloy na nagsusuporta sa akin, sa mga kaibigan ko, mga FB friends ko. Sa ating next video, nagpapaalam ang inyong Kuya Ems.